you, what's up mga kabudik? Mag-react po tayo ngayon sa mga lalabs natin. Ito po ay ang Jura. Siyempre, kinikilig naman kayo mga akla dyan ha. Relax lang kayo. Siyempre, umpisahan muna natin dito kay Amara, si Putito Liit, ang prinsisa ng mga putito. Diba? Cute. At siyempre si Mami P, ayan, sinishared post niya yung mga caption na ganyan. Basahin niyo na lang. At si Miss Bayunik. Siguro, nag-beat sila sa Jollibee. Kasi card lang yung pinapakita at picture ni Jollibee. Pakita nyo naman yung katabi mo, Miss Jubilin Gonzaga, kung sino yung katabi mo dyan. At ito pa, 11 years. Beat anniversary ng mama ni Jules ngayon, 11 years na pala. Diyos ko, ang tagal na pala, no? Pero yung memory, hindi basta-basta nawawala yung pagmama mo talaga. Matagal na rin, matagal-tagal na rin yung 11 years, no? Yan, happy death anniversary. Hindi ko alam kung happy talaga yan or malungkot. Pero nakakalungkot naman talaga pag ma-remember mo yung mga memories ng mga magulang mo, diba? At syempre dito, continuation ng birthday ng daddy ni Miss Jubilin Gonzaga. Dito yata sila sa bahay ni Jid Gonzaga, ang kapatid or kuya ni Miss Jubilin Gonzaga. Hindi ko alam kung nakakatandang kapatid to or nakakabatang kapatid ni Jubilin. Pero ang alam ko, wala yung mga ibang kumaris nila Mami P at Jubilin Gonzaga. Hindi ko alam kung bakit hindi sumama sila. Anong meron? Pero malay natin, baka naman kasi gustong suluhin ni Miss Jubilin Gonzaga ang Mami P natin. Charot! Oo naman, guys. Bakit hindi sila nakasama dyan sa party? Wala akong nakita. May nakita ba kayo na andyan sila? Tain Vargas, Mitchie Calpo, at saka si Anne Isguero. Wala naman, no? Si Mami P lang talaga at si Miss Jeweling Gonzaga ang andyan. Kaya, mindset ba? Mindset? Kinikilig naman kayo mga akla. Ano ba kaya ang mangyayari pagkatapos ng birthday party dito? Pero well, hayaan lang natin, discarte nila sa isa't isa yan. Huwag na kayong itsoserang palaka, okay? Pero, syempre, kapag super fan ka, magmamarkis ka talaga kung anong ginagawa ng mga idol natin, diba? Natural lang yun, kasi sinusubaybayan natin yung story nila. Kaya, hanggang umpisa, gitna at dulo, susubaybayan talaga natin sila. Pero napansin ko dito, ang lakas ng halakhak ni Mami P, iwan ko kung bakit humahalakhak siya dito. Yes, B. Yun pala, kinain pala ng electric pan yung puwit ni Mami P. Gago talaga yung electric pan na yun ah. Inunahan pa si Jubs. Charot! Char-char lang guys. Pero oo nga no, bakit nga ba Mami P kinain ng electric pan yung puwit mo? Bakit kasi dumikit ka sa electric pan na yan? Pati yung electric pan tuloy nagka-crash sa'yo. Ayan, slow mo natin. Hayop talaga yung electric pan na yan. Nangangain ng puwit. Nako, ikaw talaga ang daming nangarap dyan. Tapos uunahan mo lang. Charot, joke-joke lang guys. Ang galing talaga mamili ng electric fan na yan. Nangangain ng puwit si Mami pa talaga. Diyos ko, ang swerte mong electric fan ha. Ikaw yung unang nakaamoy. Diyos ko naman, hayop ka talaga. Ang sarap mong tirisin. Well, anyway, hindi naman siguro sinasadya ng electric fan yun. Baka nasandalan lang ni Mami P, kaya yun. Naikutan yung tweet ni Mami P. So, yun lang po yung update ko mga kabudi. Please subscribe Kabudi Mix Vlog. Love you all. Bye-bye!